ako si Babylyn at welcome sa aking YouTube channel. Sa video ngang ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang mga pinakamaaagang signs na ang isang babae ay buntis. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano nga ba ang nangyayari kapag ikaw ay nabuntis. Mayroong dalawang klase ng hormones ang nagpapabago ng pakiramdam at katawan ng babae kapag nagbubuntis. Ito ay ang progesterone at human chorionic gonadotropin or HCG. Kapag nagkaroon ng intercourse or pagtatalik, ang sperm na pinuproduce ng lalaki at ang egg cell naman na galing sa babae ay nagmi-meet. At kapag ang sperm ay successful na nakapasok, ang tawag dito ay magiging fertilized egg. At ang fertilized egg ay dahan-dahan na magta-travel papuntang matres. At makakarating siya doon ng 6 days after siya ma-fertilized. At ito ay mag-i-implant. Ibig sabihin ay didikit na siya sa matres at mag-form na ang early placenta. Ang placenta ang source ng nutrisyon ng baby habang ito ay nasa tiyan ng kanyang ina. Ngayon, ano-ano nga ba ang mga pinakamaagang signs na ikaw ay nagdadalang tao? At dahil nga magkakaiba-iba tayo ng katawan ng mga babae, may ibang mga babae na nakaka-experience ng mga symptoms na ito at mayroon din namang hindi nila ito na-experience. Pero ang mga signs na aking itatalakay sa video na ito ay yung most common signs na nangyayari kapag ang babae ay buntis. Unang sign ay ang missed period. Kadalasan ang mga babaeng may regular period or regular na dalaw buwan-buwan ay nagkaka-delay ng 1 to 2 weeks. Pero may mga ibang babae din naman na hindi regular ang kanilang regla. Pero kapag matagal nang hindi dumadating ang regla mo at nagkaroon ka ng sexual contact, ay may posibilidad na ikaw ay buntis. Ang pangalawang signs ay breast changes. Kadalasan kapag ang babae ay buntis, ay nagbabago ang kanyang suso. Ito ay lumalaki, sumasakit, at bumibigat. Kadalasan ding mas umiitim ang nipples nito. At ang pangatlong sign ay ang pagbabago sa pag-ihi. Normal lang sa babaeng buntis ang mas madalas na pag-ihi. Pero minsan may ibang underlying cause din kung bakit madalasan yung pag-ihi. Pero kung nagkaroon ka naman ng sexual contact ay may posibilidad nga na ikaw ay nagdadalang tao. Next sign is abdominal cramps. Sumasakit ang puso ng babae na para siyang may regla. Pero nangyayari ito dahil nag-e-expand or nagsistretch ang iyong muscles sa tiyan. Next is pagsusuka or nasusuka. Ito ay ang kadalasan nilang sinasabing morning sickness. Pero pwede din itong mangyari any time of the day, pwede sa tanghali or sa hapon. Pero mas madalas lang itong nangyayari kapag umaga. Next sign is pagod. Kapag buntis ang babae, hindi mo lang masasabing pagod lang siya. Ang mararamdaman dito ay parang pagod na pagod or sobrang pagod na very draining. Kadalasan ang nangyayari dito ay nagbabago ang BP at heart rate ng isang babae. Sunod nating signs ay ang naglilihi. Ito na siguro ang pinaka most common na sign sa ating mga Pinoy, ang paglilihi. Maaring sa pagkain na may gustong-gusto kang kainin, or meron din namang mga pagkain na ayaw mo rin kainin, na para bang nasusuka ka dito. Next sign is ang implantation bleeding or ang light bleeding or spotting. Kapag na-fertilize ang egg, ay mag-i-implant ito sa uterus at magko-cause ng light bleeding. Kadalasan itong nangyayari after 6 to 12 days after niyong makabuo. Pero ang implantation bleeding ay hindi heavy bleeding like sa menstruation. It's a very light bleeding lang na para lang siyang spotting. Next sign ay ang mas madalas na pabago-bago ng emosyon ng babae. Sa stage na ito ay mas nagiging malungkot or irritable ang isang babae. At ang ating last sign is positive pregnancy test.
ito talaga ang mga test na magpapatunay na ang isang babae ay buntis. So kapag nag-confirm ang test na ito, ibig sabihin ikaw nga ay nagdadalang tao. So kailan ka ba pwede magpa-test? Pwede kang magpa-test after 1 or 2 weeks after fertilization or after niyo makabuo. At kapag nga nag-positive ka dun sa test, ay magpa-check up ka na sa inyong doktor. Ayan, sana po ay nakatulong ako sa inyo at nakatulong ang video na ito. At sana ay yung mga information na inyong nakuha ay ma-share nyo sa iba at sana rin ay ma-apply nyo sa inyong sarili. And thank you so much po for watching. Please subscribe and click the bell button for more upcoming videos.